Unni, ano ba yung eso na yan? Eso, tsaka yung e-e na yan. Ano ang difference ng e sa eso? E and eso. Nakakalito. E, tsaka eso. Yan. E and eso. Ang e, ang isa sa mga gamit niya ay ano? Yung sabi ko, sa. Papunta sa. To the. Or to. 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 Or to the. Ganun. Diba? Yun yung isang gamit ng e. Pwede din naman na yung isang gamit niya ay in the. Or in. In the. Ganun. Okay? Ganyan. So, 'di ba yung kanina nakita nyo, to the, papunta sa, 'di ba? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa bahay. Ganun. Kaya so, ay, so that's why nalilito na. Ayan. Kaya ang sasabihin mo, jibe kayo. To the house. Tapos, ang isang gamit naman din niya is nasa loob ng, in the, nasa loob ng, okay? So, pwede tong lugar, pwede din tong loob ng bag. Kabange isoyo. Kunwari, may nagtanong sa'yo, nasaan yung? Odieyo? Ganon. Odieyo? So, sabihin mo yung noun. Diba, usually, noun naman yung hinahanap mo. Place, yung tao, yung bagay. Odieyo? Oh, 'di ba? Yung yeyo tsaka ieyo, natatandaan nyo, kinoconjugate siya saan? Sa noun. So, noun usually yung hinahanap mo, 'di ba? Kaya siya odi yeyo. Huwag kayong ma-confuse ha. Odi, ang ibig sabihin ng odi ay where. Yung yeyo pang-end lang siya at sinabi mo lang na ang hinahanap mo ay actually noun. Okay? Huwag ma-confuse. Odi yeyo. Ano yung anything. Kunwari pen, odieyo? Pen, odieyo? Hajangsil, odieyo? Nasaan ang CR? Podumakko, odieyo? Asan ang, ano, park? Kungwon, odieyo? Parang ganun. Or, kape, odieyo? En, odieyo? Nasaan yung? Tapos sabihin mo, kunwari, ang gusto mong sabihin ay, asaan yung notebook? Saan yung notebook? Kung check. Kung check. Notebook. Kung check, odieyo? Pwede mo sabihin, nasa loob ng bag. Kabange isoyo. Kabange isoyo. Ano yung isoyo? Meron. Ita, meron. Okay? Kabange isoyo. Nasa loob ng bag. Okay? Nasa loob ng bag, in the. Gets ba? Kabange isoyo. Kunwari, ano pa ba? Saan sa ni mo? Dieyo? Gaganon ka. Nasaan si teacher? Saan sa ni? O dieyo? Saan sa ni? Nim? Jibe isoyo. 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 Okay? Or pwede mo na rin sabihin, chibe isoyo. Chibe isoyo. Nasaan siya? Nasa loob ng bahay. Nasa. So, yung in the house, ganun. Chibe isoyo. So, next time ko na ituturo sa inyo yung, ano ah, yung difference ng un-nun tsaka ika. Medyo mas mahirap kasi yun eh. Baka mas mahaba pa yun. Kasi kahit ako, nahirapan akong intindihin yun for a long time. Kasi, ngayon ko na lang siya naintindihan na parang, ito pala, ang awkward pala kapag ganun yung ginagawa. Ngayon ko na lang siya naintindihan. Imagine, ganun. So, next time ko na ituturo sa inyo yung mga un, nun, tsaka yung difference ng un, nun, iga. Okay? So, ito muna. Yung, kasi kahit naman wala yung un, nun, tsaka iga, minsan na, hindi lagi.
okay lang, maiintindihan pa rin naman. Kaya, sansing name, chibe isoyo. Pwede din naman ganun. Okay lang, naiintindihan nila yon, okay? Pero, ituturo ko pa rin sa inyo, okay, mag-alala. Pero next time. Kasi ngayon, ang kailangan natin is e, tsaka eso. Okay? So, ano yung e? To, sa, papunta sa, at tsaka, nasa. Nasa bahay, nasa loob ng bag, nasa kwarto. Kunwari, pange isoyo. Pang. Pang is, ano, kwarto. Pange isoyo. Oh, handphone odieyo. Kunwari, asan yung cellphone ko? Asan yung cellphone? Oh, ma, handphone odieyo. Ganon. Kunwari, nan, ma, asan na yung cellphone ko? Ganon. Sasabihin na nanay mo, oh, pange iso. Oh, pange isoyo. Ganon. Kunwari, sabihin mo, ah, asan po yung ano soft drinks, yung cola? Cola kasi yung tawag namin sa Coke, hindi Coke ang tawag namin. Yung Coke, 'di ba, brand siya. Pero lahat ng kulay itim ang tawag namin cola. Cola. Ganun. Cola odieyo. Ganun. Ah, nengjanggo e isoyo. Ganun. Nengjanggo is refrigerator. Nengjanggo. O nengjanggo e isoyo. Ganun. Nengjanggo e isoyo. Ganun. Okay? So to tsaka in. Yun yung gamit ng e. Okay? Okay, next naman, eso. Eso naman tayo. Ano ba yan, Unni? Bakit ba kasi may eso, eso? Parang dami-dami na yung sinasabi. Ganun, di ba? Yung eso naman, ang madalas yung naririnig dito is yung Filipineso wasoyo. Di ba? Yung pag nagpapa, nag-introduce ng sarili. Di ba? Pag ini-introduce mo yung sarili mo, ang sinasabi mo, ano, ko galing ako sa Pilipinas. So, yun yung eso. Galing sa. From. Yun siya. Isa, hindi ito nag-iisa. Maraming gamit yung eso, ah. So, number one, from. Galing sa. Galing ako sa Pilipinas. Yun yung sinasabi mo. So, yun. Diba, ang nasabi nila, o di eso waso. Yun yung eso. O di eso. Uy, ito na, ito na, ito na, ito na. O, diba, ngayon, nakoconjugate na natin lahat. Diba, yung o di. Paano mo siya pagkukombine-combinin? So, yung kanina, yung odi kayo. Tapos, ano yung yung kanina? Odieyo. Ngayon naman, odieso. Diba? Where, tsaka from. Odieso. Odieso. Odi, ito yung A. A. Odieso, wasoyu. Wasoyu. Odieso, wasoyu. Wasoyo, uda, yung uda, yung wasoyo, nang galing siya sa word na uda, to come. Uda. Pero bakit siya wasoyo? Pag-aaralan din natin yan. Huwag kayong magmadali. Past tense lang siya. So, next time, i-conjugate naman natin past tense. Okay? Tsaka, past tense ng, ano, ng mga bagay-bagay sa mundo. Pero ngayon, alamin nyo lang muna na yung wasoyo nang galing siya sa word na ang dictionary form niya or basic form niya is uda. Okay? So, come. Tapos, ano yung eso? Ano yung eso? From. Tsaka, odi. Where? Come from where? Ganun. Come from where? Saan ka nang galing? Saan ka nagmula? Yun yung tanong sa'yo. Odi, eso, wasoyo. O, diba? Diba ang tanong din naman sa ano sa English, where did you come from? Or where do you come from? Diba? Pag sinabi niya wasoyo, ibig sabihin, nanggaling ka na, nandito ka na. So, ibig sabihin, tapos na yung action, nag-come ka na. Ganon. You came. So, odie sa wasoyo. Ano yung sagot ni B? San tayo galing? Pilipineso wasoyo. Pilipineso wasoyo. Ayan. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit siya may eso-eso, ba ganyan-ganyan, Philippine-eso, ganyan. Kasi ngayon, eso, from, galing ako sa Pilipinas, ganon. Philippine. Ayan. Philippine-eso, what? Nakakagat ko lagi yung gums. Ay, hindi gums, yung cheeks ko. Philippine-eso, wasoyo. Ayan. Pilipineso wasoyo. Odieso wasoyo? Ah, 저는 Pilipineso wasoyo. Yan. Pwede mo lagyan ng 저는. Pwede mo rin naman i-omit yung 저는. Nasa yun na yan. Cherish 씨는, 'di ba? Cherish 씨. 'Di ba yung 씨 is Miss Cherish. Cherish 씨는 어디에서 왔어요? Ah, 저는 Pilipineso wasoyo. Or kunwari, galing ka sa Amerika.
sabi mo lang, bigo keso wasoyo. Migo. Bigo keso wasoyo. Ayan. Diba? Diba yung dati pinag-aralan natin? Ano ako? Filipino ako. American ako. Italian ako. Yung saram. Philippine, saram. Kung American ka, migo, saram. Or kung Italian ka, Italia, saram. Kunwari, Vietnamese ka, Vietnam, saram. Ganon. Diba? Tao. Yung saram kasi is tao. Ito, ang sinasabi mo na, yung country itself, I came from the Philippines. Galing ako sa Pilipinas. Ganon. Odi eso wasoyo, Pilipine eso wasoyo. Or Australia, Hoju eso wasoyo. Or Singapore, yun, Singapore eso wasoyo. Malaysia, Malaysia eso wasoyo. Ganon. Okay? So, odi eso wasoyo, eso wasoyo. Yan. Eso is from. Number two. Pwede din siyang in the, pero may ginawa ka dun sa lugar. Gets mo? Sa loob nitong lugar na to, may ginawa ako. Parang ang ano, nakakatakot yun, di ba? May ginawa ako sa lugar na yan. Ganun. Pero hindi, ganun talaga siya. Yan yung number two. In the siya. Same. In the, pero ito, nasa loob ng. Ito, sa loob ng isang place, may ginawa ako. Or merong action. May action pa. Okay? Ang best na example nito is, 저는 서울에서 살아요. Nakatira ako sa Seoul. O, kunwari kayo, sa Manila. Manila에서 살아요. Hindi ka lang from Manila, pero sa Manila ka nakatira. Sige, sulat na natin. 저는 Manila에서 살아요. Yung wasoyo kasi, di ba, parang more on, ano siya, more on galing ka from the, ano ka. Ito naman, I live in Seoul. I live in Seoul. Diba? 저는 서울에서 Seoul. Seoul. Or Manila. Ayan. So, nakatira ako sa Manila. Nakatira ako sa Busan. Busan. Or Jeju. Ayan. Ganun. Seoul에서 살아요. So, nakatira ako sa Seoul. I live in Manila. I live in Busan. I live in Jeju. Ganun yan. In. Okay? Yan. Pwede din namang in the province. Ganyan. Or in the. Ganun. Kunwari. Shigureso. Ganun. Shigul means yung probinsya. Yan. Malayong probinsya. Shigul. Ganun. Shigureso sarayo. I live in the province. Ganun. Okay? Shigul. Ganyan. So, yun. Ganun. Ganun siya. Okay? So, isang gamit niya, in the. Pwede din naman, iba pa. Wait lang. Isa pa. So, burahin ko na to, ha. 저는, eso, sarayo. Nakatira ako sa Manila, sa Seoul, sa Saigon, sa Bangkok. Ganyan. Okay? Next. Bura na. Bura. Pwede mo rin naman sabihin na, I work in the. O, diba? 저는, eso, ilheyo. Ilhada. To work. Okay? To work. Saan ka nagtatrabaho? Sa hesa. Office. 저는 hesa. Hesa에서 ireyo. Ganun. Bakit kaya siya ireyo, hindi ilheyo? Kasi yung H, usually, nawawala. Para siyang, alam niyo yung ano, yung silent. Minsan nagiging silent siya. Kaya minsan, ang sound niya parang hindi ilheyo, pero ireyo. Gets nyo? So, parang, maririnig nyo yun marami sa juwayo. Bakit siya hindi juhayo? Pero kasi nagiging silent yung H. Maraming, may mga ano yan, may mga rules yan. Pero next time ko na ulit itatakel yun. Pero yun, ireyo. 저는 회사에서 ireyo. Or, saan ka ba nagkatrabaho? 저는 한국에서 일해요. Tama, Chris Bell. Ayan. Nagtatrabaho ako sa Korea. Ganun. 저는 한국에서 일해요. I work in Korea. Diba? Ganun. Nagtatrabaho ako sa Korea. Oh, ayan. 나는 or 저는. Okay. Ayan. Yung mga tao, lagi nila napagko-confuse yung 나는 tsaka 저는. Isa lang yung meaning niya. I. Ako. Pero yung 저는,
Cho means formal na ay. Ay siya, pero formal. Yung na is ay, pero informal. Okay? Pero bakit ba puro cho nun yung ginagawa natin? Kasi gusto ko, formal muna yung mapag-aralan nyo. Total may yo naman to eh. So yung pammal is ano, yung informal na way to say yung sentence mo. Wala nang, hindi na magalang, wala nang po at opo. So yun yung na. Kaya siya na, nun. Kasi di ba yung nun, ano siya, subject. Ako yung subject, cho, nun. Pero yung cho, ako. Na, ako din siya, pero informal tsaka formal. Okay? Huwag kayo ma-confuse. Wala ang ano yan. Pero dahil cho, dahil ang ano natin ay may yo, magalang tayo, nagpo-po tayo, ay galing po, ay nagkatrabaho po ako sa office, ay nagkatrabaho po ako sa Korea. Ganon. Magalang. Okay? So, yun lang yung cho tsaka na. Yun lang yung difference niya. Informal at formal lang siya, pero I am. Okay? Ako pa rin yun. So, cho nun, Busan에서 일해요. So, nagatrabaho ako sa Busan. Ganyan. Or, 저는 공장에서 일해요. Alam niyo, 공장? 공장. 공장 means factory. Ayan. Factory. 공장. 공장에서 일해요. Ah, 진짜요? Gagayan sila pwede. Para, ah, talaga, nagatrabaho ka sa factory? Okay? Saan ka pa ba nagatrabaho? Paano po yung I live in your heart, Claire? Kanino mo naman ibibigay ang mga hugot lines mo na yan? Wala lang ganyan. Hindi. Pag sinabi mo yun sa Korea, nakakatawa yan. Tangshine baumeso sarayo? Alabo. Or ano? Tag ito, upa e baumeso sarayo? Labo, labo talaga. Tama na yung mga hugot lines yan. Kaya talaga, umakahugot lang kay upa eh. Grabe. Yung Shikshi는 웅산에서 살아요. Tama. Si Yung Shikshi, si, ano, di ba, si Kang Hanul? Si Kang Hanul, nakatira siya dun sa 웅산. Alam ko parang nasa bandang, ano yan eh, bandang Pohang ba? Or something. Hindi ko matandaan. Basta may ganun. Basta may dagat. Yan. Work from home. Ah, 집에서. 집에서 일해요. 집에서. Yan. I work from home. Ayun. So, 저는 집에서 일해요. 저는 집에서 일해요. 어? 집에서 일해요? 네, 집에서 근무해요. Para kawarin, parang office work mo, pero sa bahay mo dinadala. May term sila dyan eh, na work from home eh. Pero pwede na naman, 저는 집에서 일해요. Why? 왜? Nagano sila, 저는 주부예요. Housewife pala siya. 저는 주부예요. 저는 집에서 일해요. Parang ganun. Pwede, diba? So yan. 저는 공항에서 일해요. 아, 공항. 공장에서 일해요. Pwede din naman. 저는 공항에서 일해요. Nagka-trabaho ako sa airport. Oh. Kunwari, stewardess ka or ground. Ano yung tawag dun sa ano? Yung mga tao sa ground. Yun. Tao sa ground. Di ba meron yun? Yung nag-a-assist sa'yo para, ano, magbigyan ka ng ticket. Yung, yun, sila. Kungangeso ireyo. Shiktangeso ireyo. Ganun. Okay? I work in the restaurant. 저는 셰프예요. 식당에서 일해요. Ganun. So, ngayon, naintindihan nyo na kung ano yung difference ng e tsaka eso. So, yung e, papunta sa or nasa loob ng. Yun ang e. Ang eso naman, galing sa, from the Philippines, ganyan, or sa ganitong lugar ako, nagtatrabaho, may ibang action pa. I work in the blah blah blah. Pwede mo rin sabihin na, 저는 학교에서 공부해요. Ganun. Given na yun, talaga naman nag-aaral ka sa school. Anong ginagawa mo sa school? Nagpapaganda? Hindi. So, just for the sake of saying it, 저는 학교에서 공부해요. Ganun. Or, ano pa ba? 저는 헬스에서 운동해요. 아니 may 운동해요. 저는 헬스. 헬스. 안 타오 밀라 사 gym. Health, health. 이건 헬스. 예, health. 헬스에서 아니면 운동해요. 이건 운동하다. 이거 운동하다 means to exercise. Tapos, health, gym. So, anong ginagawa mo? Tapos ito,
in the gym. Okay? So, ako, sa gym, sa loob ng gym, nag-exercise. Ganun. 저는 헬스에서 운동해요. Ganun. O, pwede rin naman sinasabi din nila na ano, center. Center에서 운동해요. Pero kasi pag sinabi mo center, parang center lang siya. So, dapat sasabihin mo parang gym, 헬스. Ganun. Or, 공원에서 운동해요. Ganun. Nag-exercise ako sa park. Okay? Kaya rin na ba mga tao? Mga tao. Okay? So, yan. Eso. 저는 집에서 운동해요. Yes! Dahil kayo ay naka-GCQ pa rin, hindi pa rin kayo pwede lumabas. So, mag-undong, mag-exercise kayo sa loob ng bahay. 저는 집에서 운동해요. Ganun. Galing-galing! Alam niyo mga dongseng, natutuwa ako kasi kinikilig ako kapag, ano, pag nakikita ko na ang galing-galing ninyong mag, ano, mag-conjugate, mag-form na ng sentence, nakakilig kasi nakaka-proud na parang may, ano, puram, may worth, parang worthwhile yung pagtuturo kasi, ayan, katulad niya, nakaka-form na kayo ng sentences niya, chonon, chibe sa undong, heyo. Ayan, mga ganyan. Anyway, eso tapos na. Ah, gawa tayo ng ano, sentence. Cherish Unni, isa-save niyo po ba itong live? Yung nanay ko po kasi utos na. utos si nanay. Anak, maghugas ka muna ng pinggan. Gawa na tayo ng ano, sentence, 'di ba? I-combine natin lahat ng ito. O, di kayo? Sali muna tayo. Uy, teh, saan ka pupunta? Di ba ganun?